inspeksyon sa mga bentahan ng mga shellfish sa bayan ng Mangaldan. Hinigpitan dahil sa epekto ng red tide sa ilang bahagi ng bansa. Sundan sa report ni Russell Simorio. Nasa 100 pesos ang kada kilo ng tahong sa pamilihang bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Ayon sa mga tindera, tumaas ang presyo ng ilang shellfish products na galing sa Bulinaw at Bataan, kaya matumal ang bentahan. Minsan hindi mauubos. Abo ng gabi, hindi pa mauubos. Kasi mahal kasi. Mahigpit ang inspeksyon na ginagawa ng Market Division at Municipal Agriculture Office sa mga panindang shellfish product. Hinahanapan ng auxiliary invoice ang mga shellfish vendor. Sa market mismo ay umiikot sila at saka sa ating opisina mayroong bantay presyo na umiikot din, monitoring at the same time kung yun ay talagang naipapatupad sa palengke natin. Pag may red tide po, hindi po inaalaw sa amin na hindi po ibibigay sa amin pag may red tide. Inaarang po nila doon. Saka mayroon din po kaming katibayan, may hawak po kaming papel. Base sa shellfish bulletin na inilabas ng BFAR, lumawak pa ang mga lugar na apektado ng red tide toxin. Kabilang ang Masbate, Capiz, Zamboanga del Sur, Samar, Bohol at Surigao del Sur. Delikadong kumain ng mga shellfish product tulad ng tahong, talaba at alimango galing sa mga baybayin na may red tide toxin. Samantala, kada 2 linggo ang water test na isinasagawa ng BFAR sa mga baybayin sa rehiyon, partikular sa Bulinaw at Anda na dating nagpositibo sa red tide toxin. Galing umano sa single-celled organism, ang mga toxin sa baybayin. Pag dumami yun, nakakain yun ng mga shells. At yung toxin kasi hindi naman nakakamatay sa shell. Pero ang epekto kasi ng toxin sa tao, nagkakaroon ng paralysis. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio. 1. North Central Luzon.